ang bastos naman ito. Artista ba ito? Sino ba ito? May kulang-kulang mag-report, ipagpapabukas pa kung ano ang pagkakaiba ng ECQ sa MECQ. Pero daming tayo magliwaliw sa Malacañang basurang gobyerno. Ay nako, eto lang, kung meron mang kulang, alam mo madam, kulang ka sa research. Matagal na tayong dumaan sa MECQ. Meron ng patakaranu dyan. Hindi na kailangan paulit-ulitin. Sa mga taong pinaulit-ulit lang yung mga may hina ang utak. Okay? So, babasihan mo na lang yung dat. Kaya nga, ayun, sandali lang ha. Madam Yen Santos, una-una sino ka ba? Actress ka ba? Hindi ko kita kilala eh. Pasensya na ha. Hindi ko, ayun, sino ba ito? Meron na ba sa inyong may kakilala dito? Ha? Kasi oh, remember, kaya nga humitawag tayo. Meron GCQ, ECQ, MECQ, at saka ano, may mga, alam nyo kung bakit may ganyan. Ha? Kasi ho, meron ng guidelines ang IATF po. Pag MECQ, ito. Pag ECQ, ito. Pag GCQ, ito. Pag PAC, sorry, barbecue, ito. Ganun, no? Okay? So, may mga ganun-ganun. Sexy star ba daw to? Sabi ni Subay Ali, sexy star ba to? Pati naman kagandahan. Dinadaan dun sa Gilbo? Gilbo ang tawag dyan. Yung sa suot niya, Gilbo ang tawag. Okay? Parang ano, ito lang nga. Ako'y nananawagan. Nananawagan kay Dr. Eric Yap. Baka naman pwedeng aralin mo na rin sa Icon Clinic na hindi lang ang breast augmentation ang iyong gawin. Kung pwede, brain augmentation din. Kasi, ano eh, malaki nga ang ano, ang future, pero maliit naman ang juta. Medyo hindi ho maganda. Kasi parang ano eh, parang nalaglag ho. Nalaglag. Nalaglag ho yung jutak dun sa ano. Kaya lumaki lang yung ano. Kaya tuloy nawala na. Sexy star ba ito? Parang hindi naman sexy. Parang alayo naman sa mukha, girls. Oh, di ba? Hindi. Sige. Sample nga na mukha, girls. Oh, ito ang sexy, ha? Papakita ko ang sexy at saka yung ewan ko ba kung ano yan? Ito ang sexy. Oh, ito ha. Makinig kayo. Ay. Wala. Wait lang. Pakita na. Ang pinagkaiba lang, nakabraho yung mukha, girls. Pero pareho lang sila sa gilid. Tingnan. Oh, totoo. Diba? Nakagilid. Kasi yung kanya, ano eh. Sinadya bang Gilbo? Gilbo ang tawag ko sa damit niya. Pasensya na ha. Pero sa totoo lang, oh. Kasi, ano ko eh. Tutol ako. Honestly, tutol ako. Doon sa sinabi nung isang baniteros na sinabi niya, sexy star ito. Pag sinabi mong sexy star, una sa lahat, sexy. Okay? Walang sexy star na hindi sexy. Okay? Pangalawa, pag sinabi mong sexy star, eh, star. Ibig sabihin, nagniningning. Sikat. Eh, hindi naman usikat ito, so hindi to sexy star. Baka ang pwedeng itawag dito, hindi yung sexy star. Baka pwedeng itawag dito ay... basta, ayoko na magsalita. Ah, baka mamaya kung ano-ano na naman ang sasabihin ninyo. Papakita ko sa inyo yung sexy, ha? Wait lang, oh. Wait lang. Diyan lang kayo. Sandali, ha? Ay, nawala. Ay, dito. Ah. Ito po, ipapakita ko sa inyo yung ano ang sexy. Ah, okay, ito. Yan po ang sexy. Oh, yan. Ang layo. Ay, wait lang, hindi pala makita. Ayan, oh. Yan o ang sexy. Oh, di ba? Oh. Ang layo naman ho. Paki-explain niya ho sa akin. Sige na kayo mag-explain. Oh. Ayan, oh, di ba? Ah, ayan, hindi rin...
Grace Life in US, hindi rin o Bold Star ang tawag doon sa, doon kay, ano, malayo hong Bold Star yan, si Yen. Ako po, hindi ho. Tingnan nyo naman, napakalayo. Diba? Gilbo ba? Gilbo ba ang labanan? Iyayariin kayo ni Bibi Jane. Nako po. Ay, nako, si Chloe. Chloe pa lang, Nakita nyo na itsura niya, napakaliit ng mukha niyan. Si Renzi, kamukha daw niya. Sabi niya ha, kamukha daw niya si Ivana. Ako tutulo ko doon. Ito si ano, sino ba nga ito? Si Rika. Diba? Magaling magsayaw-sayaw yan. Ito naman si Neri. Crush ni Diego Latigo yan. Diba? Ako si Bibi Jane. Yari kayo dyan. Yan o ang sexy. Yan o ang sexy star. Nagniningning. Mas marami pa akong may kakilala dyan. Kesa naman o dito yung isa o. Kawawa naman. Alayo naman yan o. Tingnan nyo nga itsura o. Tingnan nyo alayo. Sus naman o. Ay nako o. Sabi ni Paolo Rojas. Pang 300 pesos na ladies drink lang si Yen. Mahal naman yan 300 pesos. Baka 100 lang, pwede na yan. Tapos sopis drink lang, pwede na siguro yan. 300, baka mahal naman yan. Next time, Yen Santos, bago ka humirit, gamitin mo muna yung ano mo ha. Huwag lang yung nasa ano ha. Future mo, hanapin mo muna yung ano, lagyan mo ng brain. Okay, ulitin natin, ano ho ba ang argument? Ano daw ba ang pinagkaiba ng ECQ sa MECQ? Ang ECQ at MECQ, meron nung palutuntunan ang gobyerno na naan. I-research mo na lang, i-google mo na lang. Ako nga alam ko eh. Kahapon, tuwan-tuwa ako nung sinabi, MECQ na makapagkapin ako sa labas. Alam ko kung sarado pa yung mga entertainment, sarado pa yung mga ganito. Alam kong 50%. Kasi yun yung inaabangan ko. Ikaw lang atang hindi nakakaalam. Ang sakit mo sa bangs. Pamura-mura ka pa. Kunwari, cool ka. Kung pwede lang magsalita ng punyeta, pinunyeta na kita, pero ayoko. You don't deserve it. Honestly, ayokong sabihin sa yung punyeta. Ayoko talagang sabihin yon. Panuntunan. Ayon. Salamat, Rhea Francisco. Ha? Hindi, yung totoo lang. Ayoko naman sabihan. Kasi, ano siya, galit na galit. May punyeta pa siyang ganun. Ayoko namang sabihin sa kanya yung punyeta. Hindi naman humaganda na isang lalaki sasabihin sa kanyang punyeta. Siya, ayoko. Hindi ko sasabihin yon. Ayoko. Ayoko talaga. Ha? Okay. So, next, sino pa Laos? Ito pa, isa pang Laos. Ito naman. Andali lang. Ito. Asan na ba yun? Ba't? Ayan. Ay, ito pa. Isa pa ito. Totoo lang. Ito, pagpasensya na ho. Ito, dati ho ka talaga, si Alessandra De Rossi. Sikat ho yan. Dati, oo. Pag nagpatawa yan, okay ho siya magpatawa. Promise, yung totoo, okay ho siya magpatawa dati. Dati. Yun ang problema dati. Ngayon, wala na ho. Kinabunan na ho siya ng mga napakaraming artista, maraming vlogger, na mas magaling at mas witty kesa sa kanya. Ngayon, laos na ho yan. At kailangan na ng career niyan, kaya ho bumaba na to naman. Ang hindi ko ginagusto dito sa kanyang komento, may paggamit-gamit pa siya ng Lord heal us and lead us. Golf, may golf muna ako. Alam mo yon, kung hihingi ka ng Lord heal us, huwag ka na magpadinig. Ang pangit. Pananalangin ka ng Lord heal us, tapos pariringgan mo yung presidente. Ang mismong Panginoon na nagsabi na galangin
po sundin ng authority. Pero may pa-Lord Lord Hilas ka. Huwag mong babuyin ng pangalan ng Diyos. Please lang. Hindi yung maganda, Alessandro De Rossi. You're trying to be witty, but you are not, nakakababoy ka. Yung totoo lang, nakakabastos ka. Tapos ginagamit mo pa yung pangalan ng Diyos. Hindi yung maganda yun, ha? Hindi yung maganda, Alessandro. Ano ba ito? Pangalan ito? Ang haba-haba, di naman maganda. Alessandra De Rossi. ganito na lang oh. Ito lang ang koko ko sa iyo. Manood ka testimony ni Rica Paralejo. 'Yon. Anong ginawa ni Rica Paralejo? Maganda ho 'yung panoorin ninyo. Ginive up niya na 'yung showbiz kasi sabi niya, ni-let go niya na 'yon, hindi na it's time to move on. Palakpakan natin si Rica Paralejo. Totoo, alam mo si Rica Paralejo, ito aminin ko sa inyo, 3,800 lang naman nung tayo nanonood. Kras na kras ko ho yan. Nung dating madalas ho kami mag-guesting ho sa Umagang Kay Ganda, UKG, ng ABS-CBN, tapos host yan. Pag nakikita ko ho siya, ay grabe ho. Yung puso ko talagang gumaganong-ganon. Ang nandimog! Oo, crush na crush ko, huya. Kasi ang mukha niyan talagang press na press. Ngayon, pag nakita mo siya, ay press na press pa rin. Ito si Alessandra De Rossi, parang aragnan. Kaya kung ako sa'yo, Alessandra De Rossi, matuto ka sa sinabi ni Rica Paralejo. Anong sabi niya? Move on. It's time to move on. It's time to let go ang showbiz. Meron talaga ho na kaputo. Tandaan ho natin sa showbiz, so hindi ho palaging nag... Huwag nyo na ipaglaban. May time ka lang talaga dyan na sa showbiz, tapos sikat ka, maganda ka, witty ka, okay yan. May time kang ganyan. Pero pag meron na mga sumisikat na bago tulad ni Ivana, alis ka na. Si Ivana hindi na kailangan magpaka-witty. Witty na talaga siya at maganda. Ang landi mo! O, diba? Yung totoo, mga kalalakihan, tanungin kayo. Diba, dati si Alessandra De Rossi, talaga namang magaling niya magpatawa, witty. Pero ngayon, sobrang nakaka... Sino yan? Yung laos na, yung... move on ka na, day. Time to magpamilya ka na nga. Gayahin mo na si Rica Paralejo, nagpamilya na siya, nag-i-inspire na siya ng mga tao. Ganun dapat, pag medyo laos na... Huwag mo na ipagpilitan na maging witty. Hindi ho maganda, Alessandra De Rossi, ha? Parang awa mo na. Yung totoo lang, yung totoo, di ba? Ngayon, tingnan mo si Rica. Kaya nga sinasabi ko sa Alessandra De Rossi, si Rica Paralejo ngayon, kahit matanda na press pa itsura, kasi wala na siyang stress sa buhay, hindi niya na pinupush yung pag-aartista niya. Fresh na fresh ang pag pinanood niya yung vlog niya, nakakatuwa siya sa vlog niya, promise. Nanay na fresh na fresh na nanay. Ganun siya. Kasi nga, hindi siya yung parang si Mystica na laging galit. Hindi siya ganun. Yung parang ngarag, hindi ganun. Alessandra De Rossi, hindi ko naman sinabing ngarag ka na itsura mo, ha? Mga sakto, malapit na. Kundi na lang magiging kamukha mo na si Mystica. Kaya medyo sayang. Kasi dati ang ganda na nung iniwan mong yung legacy mo na sikat kang witty, tapos nakakatuwa ka. Bata kasi siya, 'di ba? Naalala niyo yung kanyang kapatid, yung mas matanda, 'di ba? Siya ho yung mas batang cute, eh, 'di ba? Parang ang dati niya yan si Alex Gonzaga at saka si yung sino, ay Alex Gonzaga. Oo. At saka Tony Gonzaga at saka si Alex Gonzaga. Ito yung kapatid niya, yung may asawang congressman. Tapos siya naman, 'di ba? Okay na eh. Naiwan na nila, nagkaroon na sila ng marka na sikat sila. Maganda na 'yon. Huwag ka nang bumalik. Kasi hindi ka na makakabalik, ang dami nang mas magaling sa'yo. Pangalawa, mas marami na nakakatawa sa'yo. At saka yung normal na yung patawa, hindi na yung nakakakorny. Trying hard ka na eh, para ka na talagang si Mystica. Kita-kita niyo si Mystica kumakanta-kanta pa? Ay,
Bakit kung meron akong kanta para kay Banat Bay? Ganun? Ang corny, trying hard. Ang trying hard. Sorry, ha? Huwag ganun. Pagka ano mo na, tapos na yung panahon mo, panapanahon lang yan. Pag panahon mo na, tapos ka na. Okay na. Let go. Let go. Diba? As in, shh, ganun na. Alam mo, ganyan lang yan. Sa buhay, pagka panahon, tapos na yung panahon mo, ganyan ka na lang.